Magandang tanghali. Kamusta po, ate? Ayos lang din naman po, ate. Mukhang busy ka. Naglalaba. Naglalaba po para ano, may parang susuot. Nasaan si Rowilyn, ano, ate? Nagsasampay po sa likod, sir. Ayos dyan na. Ayun yung bunso mo, no? Ilang taon na yan? Tatlo po, sir. Tatlo na. Ang laki na, no? Ang cute-cute. Pag mo naman, tutulungan niya si mama niya. Sipag-sipag naman ni Rowilyn. Ito talaga yung tagasampay ni mama mo. Opo. Kamusta kayo ngayon, Rowilyn? Ayos lang po. Ayan, sige, tapusin mo muna yan, Rowilyn, ha? Opo. Meron kaming sorpresa sa inyo. Ha? Nami-miss mo na ba si Papa mo? Opo. Pang ilang beses mo na siya nakita? Dalawa pa lang po. Oh, ito, kung naririnig ka niya o nakikita ka niya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ngayon nasa malayo siya. Papa, kahit malayo ka, mahal na mahal pa rin nila ikaw. Kaming tatlo. Ano bang gusto mo? Dito na magtrabaho si Papa para magkasama na kayo? Para mabuo kayo? Opo. Eh kaso, mahirap ang buhay dito. Walang trabaho. Walang regular na trabaho. Madalas po, ma'am, na nagpapadala po siya ng isang beses sa isang buwan. Pero pinambabayad po rin namin po ng utang kasi naiutang po rin namin lahat. Wala, madalas po, wala po na iiwang ano. Wala pong naiiwan sa sakod niya. Kaya kami nandito, ate, Rowilyn. Kasi merong isang contributor na nagpapabigay ng regalo para sa inyo. Meron kami daladalang regalo. Maraming salamat po. Ha? So paano? Tingnan na natin. Tara. Ah, tara, tara. Wow! Meron ka nang meron ka nang shop na sako ng bigas. Oh, marami salamat. Kapitan mo ate para mas mas makita mo ang ano, yung bigas. Maraming salamat po. Anong pakiramdam ate na meron kang ganto na shop na sako ng bigas? Masaya po, sir. Kahit ka pa paano may pangkain na po kami. Alam mo ito, napakalaking tulong to para sa inyo, ha? Opo. Lalo pat ngayon, ano, pandemic. Opo. At, itong siyam na sako ng bigas na to, eh, pwede rin nyo rin ibenta. Opo. Okay? Opo, sir. Ayan, meron na ka ng siyam na bigas, may timbangan, at meron ka ng dalawang plastic. Ayan. Kasasayo na yan, ate, kung ibibenta mo o kakainin mo para magkapera. Maraming salamat po, sir, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Sa, lalo po sa nagbigay ng bigas sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lalo po sana po maaruman pa po kayo ng blessing. O sige, ito ate ha. Kasi pabagsak na yung ulan. Ulitin ko lang yung sinabi ni Comrade Dan ha. Opo. Ito na, yung opportunity para kumita ka ng pera ha. Opo. Nasa sayo na kung kakainin nyo o ibibenta nyo. Opo, sir. Okay? Pero para sa amin, mas maganda eh, benta mo para kumita ka. At least meron kang pagkukunan sa pang-araw-araw mo. Para maging tuloy-tuloy yung negosyo ng yes. Ate. Hindi mawala. Oo. Lalo pat pandemic ngayon ate ha. Maglalockdown na bukas. Kaya nga. Okay? So ito, sabihin lang namin kung ano nang galing to ha. Galing to kay ano? Kay Ma'am Ibes. Opo. Okay? Maraming salamat po. Okay, sige, sige. Ayan o. Siyam na sa ako ng bigas ate ha. Sige.
Anong pangalan mo, ate? I'm Rowilin. Ha? Rowilin. Rowilin? Rowilin. Ah, Rowilin. Ilang taong ka na? 7 pa. Subali, tinutulungan mo si mama. Opo. Galing mo naman, paano yan? Rowilin, ah. Di ba Makati yan? Opo. Hindi ka ba ano? Hindi ka ba nahihirapan? Kasi kailangan mong tumulong kay mama. Opo. Yan. Ate, ano nga palang pangalan mo? Rowilin po. Ilan taong ka na? 30 po. Ay, ito. Anong pangalan nito? Jubel po. Ilan taong na si Jubel? Isa po. Okay. Ito, nakita ko si anong bite naman niya. Tinutulungan ka niya, no? Opo, para makatulong din po. Para may pang ano din po siya. Pang, may pang merienda rin po siya. Para may pang merienda po. Merienda po. Kasi wala na rin, wala rin magpapauta ng merienda. Hindi rin po siya magme-merienda kung wala pong ano. Kung wala rin pera, humihingi na lang din po. Kaya saan nga pala si mister mo? Andun po sa Pampanga. Anong ginagawa dun? Ano po, wala po siyang trabaho ngayon kasi lockdown po. Okay. Bali, ano, wala, hindi nakakapagpadala sa inyo? Hindi po. Lockdown kasi wala rin ano, wala na rin siyang pang ano, wala na rin siyang ibibigay, kaya naghahanap buhay na rin po kami dito. Ano po yung binaratan namin, sir? Eh, ate, para saan yan? Itong gantong kulay ng mais? Ito po yung ginigiling po para sa manok, sir. Yung pagkain ng manok? Opo, sir. Nakakain din ba to, ate? Hindi po, sir. Para lang sa manok po, sir. Iba pala yung ano? Iba pala yung kulay puti, tsaka yung ano? Opo, sir. Kulay dilaw, no? Opo, sir. Iba po to, pagkain po ng manok po to, sir, tapos yung puti, yun po yung kinakain. Kaso, ito po yung ano natin, para lang sa manok. Ah.
Anong nangyari doon, ate? Natusok po siya, kuya. Ano nangyari dyan? Ano siya? Tusok yung paa niya sa pagbuburas ng mais. Oh. Mm-hmm. Bakit matalas ba yung ano? Oh, matalas. Ano nilagay niya, tay? Sili. Sili, tsaka asin. Sili, tsaka asin? Oo. Kahit na may babad na yung corn. Yung wala, antay corn din yan, antay tetanus. Ganun kasi. Hindi, delikado po pala ang mag-ano, mag-ani ng mais, tatay. Oo ha, pag napakamuwas yung ano, tuksok yung ano rin ha, puro sugat-sugat din. Talaga, sakripisyo ang buhay. Wow, ano to? Baboy ramo. Ito po yung bahay namin, sir. Pasok po. Anong ginagawa mong ano, ate, paraan para kahit pa paano pakain sila ng isang beses sa isang araw? Isang po, umuutang ko sa tindahan, sir. Ba't may nagpapautang pa? Minsan po, sir, wala na po nagpapautang sa amin, sir. Kasi na ano na rin po sila, eh, lockdown na rin daw po, sir. Bakit, talagang hindi sila magpapautang. Opo. Lalo pa napakahirap talagang ano, mamalingki. Opo, sir. Ate Jovinin, yung 100 pesos na ibabayad sa inyo, nabayaran na ba kayo ngayon? Hindi pa po, sir. Bakit? Kasi hindi pa po nailimpa po yung mais, sir. Kaya saan na ibibenta yun? Hindi ko lang po alam, sir, kasi wala pa po ata silang pa, wala pa po atang mamimili doon sa ano, mais. Oh, tsaka ano, mahirap ibenta yun dahil ano ngayon. Opo, sir. Talaga ng buhay ngayon. Pwede ngayon, hindi siya nakakapagpadala. Hindi po, sir, kasi dahil po sa lockdown. Wala silang trabaho? Wala po, sir. Ate, ano yung pinaka masakit na nangyayari sa buhay niyo ngayon? Madalas po, sir, wala po kami makain. Minsan po nangungutang po ako sa tindahan. Pero hindi na po sila nagpapautang. Ninipilit ko pong mangutang para lang po sila makakain, yung mga anak ko. Pag nakautang po ako, pag nakautang po ako, yun po yung sinasaing ko para lang makakain sila. Tapos nagigisa na lang din po ako ng bagoong para lang po maano sila, makaraos lang po sila. Tapos yung asawa mo, hindi pa makapagtrabaho, ano? Opo, sir. Lalo po itong ano, na-lockdown din po sila doon. Hindi po talaga siya makakapagpadala. Kaya po yung pinipili ko pong mangutang doon sa tindahan, sir. Ah, gasera. Opo.
Wala na lang pong laman. Bakit wala pang laman? Kasi po, subukan pa ni Mama mangutang. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa po. Magmula kanina, yung nagtatrabaho ka dun sa maisan? Opo. Delikado dun ah. Matatalas yung mga damo, ano? Ay to. Dito na rin kayo naliligo. Hello. Aba, balik ka pa doon, Rowilin. NBI ang ilang health worker para isumbong ang nawawala umunong 4,000 bakuna sa kanilang lungsod. Ang isa sa kanila, dinetalye pa kung paano raw ipinupuslit ang mga bakuna para ituro sa umunoy mga VIP. Yan po ang tinutukan ni John Consulta. Bit-bit ng kanilang mga sworn affidavit, dumulog sa tanggapan ng NBI Special Task Force ang isang city health officer at ilang medical personnel para ireklamo ang anilay anomalya sa vaccine rollout sa kanilang lungsod. Base sa pag-audit na ginawa ng city health officer ng lungsod, lumabas na may 4,000 vaccines ang nawawala o unaccounted for. Naganap daw ang pagmamaniobra sa mga bakuna nang pansamantalang mag-leave sa trabaho si Doc na isang city health officer. Magkakatanong nga po sa akin ng kumpanya ay kung magkano. So nagulat ako. Palay may nakausap na sila na nagsabi na magbibigay sila ng donasyon sa amount na kung ano ang kanilang gustong ibigay. Ang nakakagulat ay yung pagkakaroon ng discrepancy sa bilang at nagkaroon ng discrepancy sa mga nabigyan. Idinitali ng isang medical personnel na testigo kung paano nilalabas ang mga bakuna sa loob ng vaccination site o ina-administer sa mga tinatawag na VIPs. Eh, pahanda siya, kunyari, 50 na nakaredy na po na aspirated na syringes na po yun, sir. Tapos, ilalagay na po yun sa cooler. Tapos, may times naman, sir, na magre-request yun na naka-vial po. Na vial, kunyari, 100 or 150. Depende po, sir, sa araw ng availability ng vaccine po. May times po, sir, na ako nag-aspirate. Ang nailalabas po, kadalasan, AstraZeneca po, tsaka Sinovac vaccines po. Pag ito'y nalabas na sa vial, yung kanilang sterility, yung kanilang pagiging potent, ay nababawasan. So, ang maaaring mangyari dito ay vaccine failure. So, may mga bakuna na hindi na gumana, hindi na nag-produce ng antibody o panlaban sa sakit na COVID. May mga private companies na pag nagbigay in exchange for monetary donation, kuno,
ay binibigyan ng bakuna and offsite to. Which is supposedly hindi pwede. Nagsagawa na ng audit ang Department of Health at iniimbestigahan na rin para kumpirmahin ang umaring unaccounted na 4,000 vaccines. Yan po ay maling-mali at dapat po natin imbestigahan at dapat manahot kung sino man ang mga taong gumagawa ng ganyang bagay sa ating mga at pagsasamantala sa ating mga kababayan. Hindi muna pinangalanan ng NBI ang lungsod habang iniimbestigahan pa ang kaso. Masasampinan ng NBI ang 4-5 katao kabilang isang mataas na maling lotesyal ng isang lungsod sa Region 4A kagnay sa mga umaray na mawarang mga bakuna at mga iba pang irregularidad sa pagganap sa kanilang tungkulin. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Mag-iingat ka, Rowilin, kasi yung kanina yung matanda na sugatan. Ate, gaano kahirap ang trabaho dito? Mahirap po, sir. Mahirap ano? Yes, sir. Hindi mo maano dito pag hindi pa pag hindi na mag-ingat, sugat, magsusugatan. Kasi matatalas yung damo. Ano naman gagawin mo na ito, Romelin, pag ano? Tanggal mo na yung mga bunga. Babalatan mo na naman. Mainita naman natin. Nakakabataan yan dito dito. Sanay na sila.
Usaping pork barrel fund naman tayo, ano? Alam nyo, ang pork barrel ay dapat na mabuwag. Pero paano papasa sa Kongreso at Senado ang panukala na buwagin ito kung ang pork barrel fund ay ang kanilang kabuhayan? Isa sa mga corrupt na dahilan kung bakit sila tumatakbo sa Kongreso at Senado ay dahil sa pork barrel fund. So papaano natin bubuwagin ito? Paano? Demokrasya. Paano mo nga ba ilalarawan ang salitang demokrasya? Paano mo bibigyang kahulugan ang salitang demokrasya? Ano yan, ate? Ano to? Bawal na po utang, sir. Bawal ang utang? Opo, sir. E pa, paano yan, ate? Wala po tayo magagawa, sir. Wala na po talaga silang, ayaw na po talaga nila magpa-utang. Paano yun, Ate Jubilin, hindi kayo naka-utang. Ate, bakit hindi mo sinubukan kumato? Hindi na po talaga pwede, sir.
Kasi basta nakalagay na po yung bawal utang, hindi na po talaga sila magpapautang, sir. Paano yan? Anong kakainin niyo mamaya? Papainumin ko na lang po sila ng tubig, tapos papatulogin ko na lang po sila. Rowilin, anong gusto mong matanggap na regalo para sa inyo? Pagkain po.